3, go. Good day everyone. So this lot is 1,000 square meter. This is for sale. Located siya sa Barangay Pacheco, Magallanes, Cavite. So pasukin natin kung ano yung mga nasa loob. So syempre, meron tayong gate dito. Ito yung logo ng mismong resort or ng Airbnb natin. So pagpasok mo, meron tayong konting landscaping dito sa harap. Ito yung papuntang driveway. Sa driveway natin, katabi niya yung parking area. Kasya dito, 45 cars. Pwedeng SUV or sedan. Tapos, may mga puno rin tayo dito ng buko, santol, banana, tapos kamias, and paminta. So maraming fruit bearing na puno dito sa ating farm. So pagpasok natin dito, makikita natin yung patwalk. Ito yung patwalk na papunta ng main house. Sa tabi ng patwalk, landscaping na naman. Sa tabi ng landscaping, meron tayo dito yung bonfire area. Yung bonfire area natin, kasya dito 10 tao. Pag sa gabi, kung gusto nyo magkwentuhan, mag-relax, pwede kayo ditong tumambay. So kasya dito 10 tao. 5 dito, 5 dito, ay 5 doon, isa dito. Kasya. Beside this bonfire area, nandito yung teepee hut natin. Yung teepee hut natin can accommodate at least 2 packs, no? So tulugan lang siya na mayroong electric fan and light sa loob. Katabi ng teepee hut natin, nandito yung portable pool natin na mukhang conventional pool. Yung nasa loob nito, portable pool lang, Intex pool para sa dipping lang. Kumbaga, kung gusto mo magbabad, gusto mo mag-relax, dito ka tatambay. So nag-provide na rin tayo dyan ng string lights para mas ambient siya kapag gabi. Sa tabi ng pool natin, ito makikita na itong white na to na structure, ito yung main house natin. Meron lang siyang louvers. So nandito naman yung area for the kids. Meron ditong tables and chairs na pwedeng rin gamitin ng mga adult. Kung makikita niyo yung ground natin, covered siya ng frag grass. So maganda talaga siya, no? Kumbaga green na green. Ito yung patwalk na sinasabi ko kanina mula dun sa entrance. Dito ka maglalakad papuntang main house. Dito naman yung tambayan para sa 2 tao. Dito kayo magtatambay kung gusto nyo magkape, gusto nyo magbreakfast. At the same time, nandito rin yung swing natin. Kung gusto nyo magrelax sa ilalim ng puno ng langka, dito kayo magrelax. So, itatry ko. Ayan. So, dito kayo magrelax, no? After that, nandito yung ano natin, kubo para sa billiards. Itong billiards area natin can accommodate 10 packs na paikot habang naglalaro. Merong makikipagkwentuhan. Kaya ngayon, itong billiard table natin nakatakip kasi maulan dito sa area na to. Iniwasan nating mabasa. At doon naman sa likod, andun yung glamping site natin. Pwede kang magtayo ng tent doon. Pwede kang mag-gardening doon. Andun yung gardening hose natin. At konting landscaping na naman dito sa harap. Dito naman makikita nyo yung dining lounge para sa mga bisita. So kasi yung 15 packs dito habang nagbi-videoke. Andito yung videoke area natin at meron rin tayong darts area. Additional na mga upuan, kung may mga additional kayong bisita, pwede rin to. Pwede to, movable. Dito naman sa ilalim yung area ng pump ng pool natin. So dito sa area na to, maliwanag naman siya, pakita ko sa inyo. Yan. So yung lights niya is ano naman, sufficient naman para sa area na to. So ngayon, pasok tayo dun sa main house. Okay? Yung main house natin, pagpasok mo, is syempre living area. Meron ka ditong sofa na can accommodate 4 people. Meron ka rin ditong 50 inches na TV with Netflix na, syempre. Syempre, at meron din tayong wifi dito. At konting accent wall at mga accessory para mas magandang tingnan. Dito naman sa side na to, ito na yung pinaka master bedroom. Kasi dito sa area na to, dalawa yung bedroom. So ito yung bedroom 1. Sa bedroom 1, queen size bed. Dalawa yung
pwedeng kumasya dito. At dito sa sahig, pwede pang isa. At dun sa sahig ulit, na dito sa kabilang side, pwedeng isa pa. So, in total, apat na tao kasya dito sa bedroom. Meron din tayong, syempre, AC. Andito yung air conditioning unit natin, na split type, kasama na siya. At nandito yung additional natin na storage. Kung meron may damit kayo, or meron kayong ihang na clothes, ito na yung pre-provide natin instead na closet. Dito sa side na to, ito naman yung toilet and bath. So, conventional na shower, toilet, and lavatory. Meron din tong water heater. So, kasama na yon. So, lipat tayo after ng living area. Papasok na tayo ngayon sa dining and kitchen area. Itong dining area, good for 6 people na to. So, pwede kayong tumambay dito kung ayaw nyo sa labas. Itong kitchen naman natin, fully equipped naman na to. Meron na tayong microwave, rice cooker, water heater, kompleto naman ng mga baso, mga utensils. At syempre, meron din dito yung mga kawali, yung mga pans. So, kompleto na. Kumbaga, full package na talaga. So, meron din tayo ditong ref. Andito yung dispenser natin. Kung gusto nyo mag-dispenser. Andito rin yung additional storage natin. At syempre, nandito yung pinakalutuan natin or yung burner natin. At meron siyang exhaust sa taas. So, ito na yung second bedroom. Yung second bedroom, good for 8 people naman to. Sa second bedroom, meron tayong tatlong kama. Lahat yan double size. Tagdadalawang tao sa isang kama. Tapos, pwede ka pang mag-add ng dalawang tao pa dun sa baba. Magpo-provide lang tayo ng additional mattress. Dito naman sa side na to, ito yung toilet and bath nila, no? Conventional na shower, water closet, and lavatory, nandito na rin. Siyempre, kasama siyempre yung window type aircon natin. At the same time, meron na rin tayong storage para sa mga clothes. Tapos, yung water supply dito sa area natin, meron tayong, ang water supply kasi dito, deep well. Pero nag-provide tayo ng tangke. 1,000 liters with pump na yon. Kasi kapag may mga time na mahina yung tubig o kaya nawawala ng tubig, dun tayo kukuha. So, that's it, no? That's the 1,000 square meter property with main house, with recreation. Kumbaga, ito na full package na. Pwede ka na makapag-accommodate ng mga guests. Pwede mo rin itong gawing business. Reason for selling kasi may bago na tayong investment, no? Na pupuntahan. Kaya kung interested kayo dito sa property nito, pwede nyo akong i-message or i-contact or i-call or i-email. Ilalagay ko na lang dun sa description. So, thank you for watching.